Ladies and gentlemen, get ready to dance. Because here comes DJ Dark Red. You see. You see. Ladies and gentlemen, get ready to dance. Because here comes DJ Dark Red.
Hello everyone, good evening at welcome sa inyong lingkod. Ano sa inyo? Nagbabalik na naman po sa inyong lingkod. Oo, tama. Sa inyong harapan na nag-iisa, nagmamaganda at nagmamaasim, ngunit hindi nagmamagaling, sadyang magaling lamang sa inyong paningin. Direk Freddy Valera. Uy, ganoon! At syempre, binabati ko po kayo ng isang magandang gabi, mga kapatid, mga kaeksena, at welcome po sa ating live stream. At ngayong gabi ay talaga nga namang kahindik-hindik, kagila-gilalas, at hindi kapanipaniwala o bahala na kayo ang ating pag-uusapan. At talaga namang hindi na natin kinakaya, kaya kailangan na natin magbigay din ng opinion at reaction dahil marami nang nauulaga, marami nang maraming sapanta sa kanilang isipan. Okay? Mga kaeksena, kung hindi pa kayo nakapag-like, mag-like na kayo at mag-type action at magbatian portion na tayo. Happy Sunday, everyone! Uy, ganoon! Alright! At syempre, binabati natin ang bonggang-bongga si Joel Pano, si Ching Tumanong, at kay Sharon Donato, at Tumonong pala, sorry. At kay Sharon Donato, Isley Single, kaya ako pinag-aagawan, ah, ganun. Easy. At kay Doris Cese, at kay GSC, at kay Pitbull. Faithful loyal ako. At syempre, shoutout po kay Frank, kay EdTech, kay Ellen Deloria, at kay Priscilla Batan. Hello po sa inyo dyan. At kay Stone Trooper, kay Tita Arellano Maduli. Hello po from Greece. At kay Gerardo from LACA. At kay William Torres. At kay Susana Tachi. Kay Roborat. Merlat OFW Life. At kay William Torres. Syempre pa. At si Happy Pet, si Doris Cese, si Ma'am Teresa Tan. Nandyan, welcome po. At kay Ryan Dog Heradela. At kay Lea Marian. At kay Ann Lacari. At kay Mama Bird. Okay lang. Ano ka ba naman, Mama Bird? Jojo. Kuwema, at kay Len Roa, at Mary Ann Bibat, Josephine Dumlao, Miss Marie, Lydia Kanabe, Konohamaru, Hotfire, I Am Rain, Musica Ride, sa kwentong musikero, Tessilvestre Carlos G, at kay Erwin Principe, na bonggang-bongga. Hello po sa inyong lahat, mga kapatid, at kay Roda Bagobo Vlogs, at kay Chris Juan, at kay Eman Basaya, okay? Caroline Lising, hello po. Fire suspension system. Anong joke lang? Hindi ko nabasa yung comment mo. Hi, Ma'am Payap, at kay Kaisen, at kay Bina Kato. Good evening po sa inyong lahat. At binabati po natin ng bongga-bongga rin si Pinoy Cooking Buninay TV. Salamat. At nandiyan rin si Milen O'Hara at si Wawi Di Guzman Este. Si Wawi Brunner, hello po, from Switzerland, at kay Fe Perez Marasigan, at kay Lori Estrella, at kay Mamaria Nancy Maru. Hoy, makasama ng buo sa live ni Direk at mga mods, kabogeras. At kay Sweet Sen, Centeno ba yan? Hello, at kay G Anto, Jedalyn Albay, at MJ, at kay Aika, at Sherbin or April, at kay Louis Urban. Magandang gabi po sa inyo. At syempre, nakikita nyo sa ating screen ay mga channel po yan ng ating mga kaibigang vlogger na marahil po ay hindi nyo alam. Ngayon, pinapaalam ko sa inyo na sana suportahan nyo rin sila at sa paglaban sa mga kasinungalingan at mga kaartihan. Aileen Ponceran, pang pandesal at coffee lang. We miss you, Direk. Happy March Sunday. Thank you so much. Salamat po. Sabog ba? Hinaan natin ng konti yung sayaw natin pa. Sabog daw. Wait lang. Babaan natin ng konti. Yan. Okay. So, okay, mga ka-excellence, sa mga hindi pa nagla-like dyan, mag-like na kayo at mag-type action para mabati po kayo ng bonggang-bongga. At syempre, nandiyan rin si Melanie Ko, at si Nick Padual, at si ID Bloodcross, at si Valerie Serna, at si Dan Reb. Hello po. Sabay kayo ng live ni Attorney Libayan. Ah, may live si Attorney. Hindi ko alam. Sorry. Sorry po, Marlon Galebo, at kay Beltran Dalen
Junior, hello po sa inyo. Welcome sa ating live stream. At kay Recool. Ay, may live pala si Atty. Di ko alam. Magandang gabi, Recool. Hello po. Kinis ng kilikili. Huwag kayo maingit. It's okay. Easy. Diba? At syempre, si Kimberly at si Erica, baby Carmelita, hello. At kay Pokeke. At kay Mami M. At kay Gerald Paul Velasco. At kay Marco. At kay Tipe. Baka kay Abel Tita Mami. At kay Shane Pascual. Love Lorraine. Hello sa inyo. Nang bonggam-bongga mga kapatid. At syempre, kay Yurbua Ansala. Ano ba yan? Binaligtad na naman yung pangalan. Binapahirapan nyo ako magbigkas ng mga pangalan eh. Binabaligtad-baligtad pa nyan. Easy. Hirap bigkasin yan, di ba, Lori? Labi sa Martin, kay Roda, hello, at kay Ratam, at kay Konohamaru in the house. At syempre, binabati natin si Jewel, at si Katlin ako, at si Andrea Rojas, at si Teacher Celine, at Joey Zell, hello po, at kay Zell, hello sa iyo, Zell. At kay Ria Mustafa, at kay Abby Soriano, at binabati natin ang bonggang-bongga lahat ng mga kabatas dito with Attorney Libayan. At syempre, binabati rin natin si Peperes Marasigan. Pa-shoutout po for Marasigan Family! At syempre, binabati rin natin ang bongga-bongga si Annie Burns. Kasing ganda ka ng gabi, direct. Ay, bongga. Thank you! At syempre, shoutout kila lahat ng mga ka-UB with Attorney Claire Castro. At syempre, maraming salamat din kay Kurisa Ibang Lista, JB Villamor, at Silent Scream, Rose Belmanyo, kay Earn. Hi, Papa Earn. At syempre, salamat po kay Annie Burns at kay Peperes Marasigan. Shoutout nga po sa Marasigan Family. Let's go! Let's do this! Wow. Shoutout din kay Victor de Dael at kay Yasinen Lin Villato at kay Nosferatu ay dyan na at si Joey Cell nga at si Ellen Go at Ma Maria Nancy Maru, maraming salamat po ng bongga. Hey! Wow. Diba? At shoutout din po sa mga nalaktawan ko. Ayan, tuloy natin ang balahan portion. Shoutout kay Daddy Jong at kay sino pa nalaktawan dyan? Si J.O.M.R. Distor at Franciel, Victor Rendon at kay Margarita Toribio at nandiyan na rin si Girly Aloria at si Jopet 21 Yuga at nandiyan na rin si Chinese Name at si Ponciano Delpin, first time na vlogger na makapasok ni BP Sara sa live online. Oh. Sino pa? At nandiyan din si Nida J at kay Gomez Alden at kay pambili ng paminta direct. Pabili pala. At kay Spy at kay Christine Angeles at kay Zain ay Zen AIJC pala. Zain. Music for Life, hello po. At kay Aileen Drinon, magandang gabi. At kay Jansen Ciares at kay Carlos D. At kay Rain at kay Chris Juan at kay Nida J. At kay Antonio Marcos Lalaleng, Ken Montuano at kay Aileen Ponsarante sa Martinez at Gomez Alden. Hello, aba, ayun na si Ja. Ja, thank you so much. Ano ba yan? Ultraman, Mr. Jong, Chil Diaz at Benti at Llewellyn Manuel at Patrick Witchkin. Salamat po. At thank you, Ja. Wow. Alright. Jacqueline Manaloto at Ninitas Vlog, Red Make Peace at kay Huli Cabalbon at kay Lady in Red at Vivian Martos at Garto Italia SLR, SRL pala at kay Yet Campo Kawayan at sa lahat ng mga bagong pasok, Pepe Malonso. At syempre, shoutout sa lahat ng mga kabugera natin at mga bago at luma subscribers. At binabati po natin ang bongga-bongga sila sa Robert Ramos, si Ma'am Terry, si Ramon Gardose, si Mama Lucy Mauka, Ma'am Maria Nancy Maru, at syempre si Ma'am Leonor Won, at kay Ma'am Therese Hellman,
at si Mami D. At syempre ang ating mga original Spice Girls in the house, mga kaeksena. Sino pa? Si Mama Mi TV, si Ma'am Hilda Enriquez, at syempre nandiyan si Malditang Lola at si Tita Edita Yamaguchi. Oh, abot pa, abot pa. Shoutout na rin natin si Jason Bambi at si Rebecca Tabanyag at si Guy Leek Banshee at Eugene Emmanuel, Doris Ese at kay Earn ulit at Maria Maldita at Ariel Ariels at kay Aguiluz Dodico, ano to, Jocales at kay Ciel, hello po, at kay Rolando Constantino at kay Gemmaline Davies at kay Ultraman ulit at kay Roborat. Thank you sa pagbati. Ano ka ba? Lagi na makita binabati pag nandito ka. Oh, tuloy natin Raquel Santos at Bernadita Sapayani at Maria Luders Tanyag at Alquiesa Tiffany. Maraming salamat kay Roborat. Habol, Hotohori Oye. Oh yeah. Shoutout po. At kay J.R. Cuenca. Wow. Tuloy na natin. Shoutout Butcho Koy at Rain Misu at kay Jay and De La Cruz. Di tayo patatapos dyan. Faithful loyal ako at Pelano at Eddie Trelado at Ciel nga at kay Lady Enredo at kay King Mirum at kay Eddie Wow at Victor Rendon. Ligaya Baldo, hello po. Game. Mga kaeksena, meron po tayo ditong ulitin ko yung mga hindi pa nakasubscribe sa mga lumalabas dito sa taas sa screen ko. Sa taas, parehas yan. Subscribe nyo sila ha. Ngayon, mga kaeksena, puntahan muna natin yung ating main topic saglit. Okay? Meron po tayo ditong live survey na eto mga kaeksena ha, mamaya papaintindi ko sa inyo at hindi ko alam kung pwede kayong matuwa, magalit sa inyong maririnig at lalabas na napakaganda kong labi. Okay? Ang tanong! Uy, uy, sana all! Ano yun? Ang tanong, dapat nga bang paniwalaan ang mga issue na lumalabas kay VP Sara Duterte? Yan ang tanong. At ang pagpipilian natin, ang sumagot ng 94%, ebidensya muna. At ang sumagot naman ng 6%, naniniwala kami sa Marites, it means sa issue. Okay? Oh, sa mga hindi pa nakakasagot, sumagot na kayo at huwag kalimutan mag-like, okay? Maraming maraming salamat. See you again tomorrow. Bye! Easy. Charot. Joke lang po. Maraming salamat, William Torres. Wala na, type action na. Dali! Thank you, William Torres. Wow. Game. Ito nga pala, no? Bago ko makalimutan, mga kaeksena, ano nga ba sabihin ko? Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, mga kaeksena, at nagpapasalamat po ng maraming marami sa inyo sa mga tumulong po kay Ma'am Teresa Tan sa pamilya nila. At sa lahat po ng nagpaabot ng tulong, yung iba ayaw magpasabi. Yung iba mas piniling wag na lang magpasabi. Wait lang JM ha, thank you so much ha, I love it. Lubos pong nagpapasalamat ang pamilya ni Ma'am Teresa Tan, yung pong ating subscriber dito na nasunugan sa Capiz, tama ba? At ipagbibigay, alam ko lang po na nakalikom po tayo ng humigit kumulang o sabihin na natin ha, nasa 15,000 pesos. Natutuwa po kami. Wait lang, paalala nyo nga. Wait lang, JM ah. Natutuwa po kami, Ma'am Teresa Tan, at yan ay makakatulong sa inyo, lalo na nga po sa pagbili nyo ng inyong mga gamit-gamit dahil ubos lahat, pati pamato at panabla, ubos sa sunog. Kayo na po ang bahala dyan kung saan nyo po gagamitin, saan nyo po didiskarte yan. Pero masayang-masaya po ang lahat ng mga kabugera at mga subscriber dito na kahit papaano po'y makatulong sa inyo. At mag-iingat po kayo palagi at maraming 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 salamat po.
Okay? Salamat po sa lahat na nagpaabot ng ang tulong kay Ma'am Teresa Tan. God may God bless you as always, mga kapatid. Maraming salamat po. At pwede na lang siyang puntahan. Kung gusto niyo pa siyang tulungan, rektahin niyo na siya, 'di ba? Thank you po. Game, simulan na natin, mga kaeksena. Ah, si JM pa pala. JM, thank you, ah. Eddie, wow. Baho gu... Ay, baho? Anong baho? Bago po tayo magtungo sa mismong topic natin about kay BP Sara at dito sa vlogger na tinatawag na Epipanyo Labrador. Apelyido pa lang, Labrador. Pag nakakarinig ako ng Labrador, naisip ko si Rendon tsaka yung kapatid niya. Easy. Well, anyway, bago nga natin sila puntahan, mga kapatid, eh mayroon tayong mga ibang iisisingit na balita ngayong araw na ito. At simulan na natin dito, mga kaeksena. Asa na yun, Direk? Eto na nga, oh. Naranasan nyo ba sa inyong lugar na pag kayo'y umuwi o kaya kayo naman ay naglalakad sa inyong lugar o kahit saan man na may mga nagiinuman. Tapos, ang ganda-ganda mo, te. Tapos, ang sexy mo, te. Or sabihin na natin, hindi ka kagandahan pero, kumbaga, may dating. Or miske, kahit hindi ka na maganda, tapos may nagiinuman, minsan ba natatakot kayo na bigla kayong bastusin ng mga nagiinom na madadaanan nyo? Kasi dito sa papanoorin natin, ito talaga certified manyak. Easy. Oh, meron tayong mapanoorin ditong certified manyak na balita. Naku, Diyos ko. Tingnan nyo mo naman yung paliwanag dito. Pasok! Arestado ang isang lalaki sa Cebu matapos manghipo ng babaeng menor de edad. Oh, di ba maraming ganyan sa mga lugar natin, no? Lalo na kung tayo naninirahan sa mga, sabihin na nating, skater. Or kaya mga compound. Di ba? Direk, kawig mo si Wally sa Itbulaga kahapon, character niya si May. Ganun ba? Papalitan ko na sila. Charot. O, eto, ulitin natin. Arestado ang isang lalaki sa Cebu matapos manghipo. Itsura na ng hipo, tuwan-tuwa pa eh. O, bawal sa community namin yan, Direk. Kulong ang mag-inom sa public. Ay, ganun. Charot, Leboy. Babaeng menor de edad. Anak ng kubeta, menor de edad pa talaga. Ano ibig mo sabihin, Direk? Porque hindi, pag hindi menor de edad, okay lang? Hindi, ibig sabihin, mas grabe naman yun. Bawal talagang gawin yun. Pero ito, menor de edad pa talaga. Palusot pa ng suspect, gumaganda raw sa paningin niya ang babae pag nakainom siya. Uy, sana all! Mahirap pala to. Mahirap pala to pag nakakainom eh. Diba? Direct attorney tricks ito do depensa kay BP. Mamaya, judge me. Judge me sa sasabihin ko about sa issue na to. But for now, relax lang muna kayo. Dito, malalaman nyo and you will understand me and my stand about this. And, ewan ko lang ha, kung ganong kalawak ang pag-iisip nyong iba sa atin, tingnan natin mamaya. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Sa kulungan ng bagsak ni 11 na taong. Tuwan-tuwa pa itsura nitong manyak na to. Wala na si Christopher Raffles sa barangay Suba, Cebu City. Ang malupit, 19 years old lang oh. Kala ko 44. 19 years old lang oh. Ang kanyang atraso, pangmamanyak sa isang minor de edad nang malasing siya kagabi. Ayon sa Cebu City Police Station 6, nagpa-blotter sa kanila ang nabiktimang dalagita. Oh. Tumanggi na nga lang humarap sa media ang babae. Pero sa kanyang salaysay, dinakmaraw ni Raffles ang kanyang harapan na makasalubong ito sa daan. Uy, sana all! Mahirap pala to, nang dadakma pala to. Pagka nakita kanyang maganda sa paningin niya, diba? So sinabi niya, pag nakakainom siya, gumaganda daw ang babae sa paningin niya. Eh paano kung maganda na? So, ang ibig ba sabihin nito, sir, kuya, pangit? Sa pangit lang umeepekto yung ganon? Pag nakakainom ka, yung pangit sa'yo nagiging maganda?
'Di ba? Paano naman yung maganda na talaga? Oh, 'di ba? Kurutin ng niper sa saan? Sa balat. Mm. Hindi yan itinanggi ng suspect. Aba, proud pa. Easy. Wala niya rin 'to eh, proud pa sa ginagawa niya eh. Nakabogo. Nalasing ako noon. Nakasalubong ko siya. Pagdakma ko ng ganun sa harapan niya, sumigaw yung babae na, ha! Loko-loko ka pala eh. Ikaw kaya dakmain ng biglaan dyan, di kasi sigaw? Kahit lalaki nga, dakmaan mo yan eh. Pag nagulat siya, uy! Di ba? Okay, suntukin ka kagad eh. Proud pa siya mag-demo na, nalasing ako kagabi. Tapos dinakma kayong dibdib niya, sumigaw. Ah! Easy. Anak ng tucha naman talaga. Tuwan-tuwa pa magkwento na sumigaw. Easy. Ang galing din ito. May amats pa yata ito. Giit niya, gumaganda raw sa paningin niya ang babae kapag nakainom siya ng lambanog. Paano pag hindi nakainom, lahat pangit? Mataas ang standard ni kuya kaya kailangan ng alak. Ay, sorry. Salamat Benedict. Ano ha, baka yan, nakalimutan ko. Sorry naman. Wow. Paano kung ikaw ang dinakma? Suntukin ko agad dyan. Diba? Nandadakma ka. Suntok ka agad sa akin yan. O, tuloy natin. Tuwing nalalasing ako, gusto ko talagang makahawak ng babae. Oh, manyak nga. Pag nakakalasing, gusto makakahawak ng babae, aba, matundito ah. Oh. Pag aganyan, may sakit na yan. Dahil gumaganda sila. Tuwan-tuwa pa talaga, oh. Gumaganda ang babae, sir. Wow! Oh, grabe naman yung nagtatranslate. O, OA din naman. Ang OA din na nagtatranslate. Wala ka tayong babae. Gumaganda sila. Wow, pare. Ano ito? Ito yung nagtatranslate, eh. O, oh, ulitin natin. Gumaganda sila. Gumaganda ang babae, sir. Wow! Pero nahahawakan mo nga. Kaso nabablatter naman ako sa pulis. At si Raulo pala to. Easy. Paano hindi ka mabablatter? Alay niyang buhay to. Kaya talaga kailangan mag-aral tayo eh. Kasi pagka pinairal natin yung kamangmangan sa mga bawal at tama o sabihin na natin sa batas, hindi lulusot yung argumento na hindi ko kasi alam, bawal pala yun. Anak ng kubetan daylan yan. Sayang. Gusto mang hawak, kaya lang nabablatter siya. Gagi pala to eh. Bagamat nagsisisi. Ha? Nagsisisi ba yan? Proud na proud nga magkwento eh. May ganyan ba nagsisisi? Proud ka pa? Kung ako yun, di na ako magpapaano eh. Magkikwento. Manghihingi na agad ako ng sorry. Ganun. Anak naman ng ano, oh. Kaharap pa rin siya sa kasong Acts of Lasciviousness in relation to Republic Act 7610. Inamin naman ang ina ng suspect na dati nang nakulong ang anak. Alam niyo, dito naman sa point na to, nakakaawa yung nanay. Pero may kasalanan din yung magulang. At dito makikita niyo talaga, kaya bilib ako sa mga nanay, ano, ang mga magulang, lalo na nanay, talagang andyan sila para sumalo ng kahihiyan, ipagtanggol ka, minsan kahit mali pa, talagang basta nanay, di ba? Pag nanay talaga eh, o, pakinggan nyo to. Pero kailangan nating sundin at sumunod sa batas. Kung may nagawang pagkakamali, pagkakasala, panagutan. Pero yung dating dito nung nanay, naawa ako dun sa nanay. Dahil din sa pambabastos. Nakulong na pala dati. Pakiusap niya naman sa biktima, huwag nang ituloy ang kaso. Nagmamakaawa ako sa bata na patawarin niya na ang anak ko. Pero sabi niya, di niya raw mapapatawad ang anak ko. Nanay, naiintindihan ka namin bilang isang magulang. Stand mo bilang isang nanay. Ngunit syempre, kung halimbawa mabaligtad naman po, eh yung anak niyo naman ang babae, tsaka ang dinakmaan, malamang po gagawin niyo din yan. Kaya dapat lang parusahan niya. Nagbabalita mula sa frontline, Jana Rua, News 5. Okay. Next, type action. At bago natin puntahan nyo kay BP Sara, ito muna para habang
pinatopic natin, dumadami yung makaalam nito. Oh. Ngayon naman, mga kaiksen, ha? Punta naman natin tong issue na ito. Ngayon, mga kaiksen, ito, dapat to, nung isang araw, di ako nakapag-live kasi may inasikaso lang din ako. At syempre pa, pagdating ko ng bahay, sabi ng anak ko, Daddy, let's play! Syempre, sino ba naman ako? Kawawa naman yung baby ko, hindi gusto makapaglaro. Diba? Ngayon, mga kaiksen, ito kaya, tanong lang, paimbestigaan kaya to ni Mr. Lami. Tama ba? Lami ang iyong, ano ba yun, nindot ang imong lawas. Easy. Sana imbestigaan mo to, di ba? Kasi to, malaki to eh. Sindikato to, di ba? Banat ka ng banat sa PCSO na may corruption. O eto, pakinggan mo to. Oh, yung senador na mahilig sa ano ba 'yon? Lawas. Lawas na nindot. Easy. Tuloy natin. Arestado ang isang lalaki sa Cebu City matapos mahulihan ng mahigit 200 peking Betstop booklets para sa small town lottery. Ngayon, kaya ko to itinapik at pinapasok sa issue ng PCSO, alam nyo kung bakit. Kasi di ba doon sa small town lottery na nagkaroon ng pagdinig, kung maaalala nyo at napanood nyo, ipinapaliwanag ng PCSO na sila ay isa rin sa malaking nalulugi dahil sa mga STL na meron palang nangyayaring anomalya, kagaya ng ano, ito, merong mga peking stab. Hindi ko sinasabing sa loto lang, ha. Hindi ko sinasabing sa loto lang. Kasi sabi nila doon, kung naaalala ko, pinapaliwanag nila kay Mr. Senator Tulpo na, Sir, kaya po namin binabalak o balak nilang pinaklose yung ibang STL nila ng PCSO. Kasi nalulugi sila. Malaki ang nalulugi. So dito, pag kinonect natin, may katotohanan yung sinasabi ng PCSO kasi nga, ito yung isang ebidensya na may nangyayaring pandaraya doon sa STL. O sa wag na natin sabihin pandaraya, baka sabihin ng mga STL, inano natin eh. Kumbaga ito, may nangyayaring corruption dito. Paanong corruption? Kasi di ba sabi nga ni Rabbi Tulpo, paano maniniwala na ganyan? Hindi nyo naiintindihan yung ganito, ganyan, ganyan. Pinasaran nyo mga ganito, ganyan, ganyan. Ang pinupunto ko, tumutugma na may malaking pagkalugi sa PCSO dahil sa mga ganitong klase. O ito, pakinggan natin. O, pasok. Dahil sa peking stub, milyong-milyong piso na raw ang nawawala sa PCSO. Nasa frontline ng balitang yan, si John Arroa. Daan-daang peking small town lottery bet stubs ang nasabat sa entrapment operation sa barangay Camagayan, Cebu City kahapon ng umaga. Nasa 240 peking bet stub booklet ang nakumpiska. Oh. Ang problema kasi sa mga peking stub, hindi napupunta sa PCSO ang binabayad ng mga tumataya rito. Oh, di ba? So, ito ay prueba talaga. Mr. Senator, ba't hindi mo to imbestigahan para maging fair ka naman? Di ba? Kasi masyado kayong ano eh. Dami yung kwento eh. Tapos bigla kayong tumigil, bigla kayong nawala. O eto, isipin nun natin to, kailan pa kaya to nangyari? At milyon-milyong piso ang nawawalang kita sa gobyerno. Oh. Hindi lang mula mismo sa pagbebenta ng bedstub. Hindi sila nagbabayad ng kwento, ng tax. Wala silang remittance sa gobyerno, sa PCSO in particular. Oh. Zero. Yun na nga eh. Paano kung manalo yan? Paano kung maka-jackpot yan? Diba? Oh. Yun yung pinupunto ko dito, ha? Diba? Asan ka ngayon, Rapi Tulpo? Ano na nangyari dun sa investigasyon mo? Asan na yung mga pinagsasabi mo? Kesyo may, ano, matay dito? May dayaan, may corruption. May sinasabing kung ano-ano. Ngayon, nawala ka dyan. Easy. Oh. Zero. Samantala sila, they are required to remit 65 million a month. Oh, kita niyo na? Oh. Wala ka na naman, Tulpo. Oh. To the PCSO. Oh.
Naaresto naman sa operasyon ng National Bureau of Investigation. Wow, ah, sarap ng buhay, naka-electric fan pa. Oh. Ang tinuturong pinagkukuhanan nito. Ayon sa NBI, miyembro ng malaking sindikato ang suspect na si S. Delito Baring. Nako, sindikato to, Rapi Tulfo, ba't hindi ito ang dinali mo? Oh. Sunday Calm. Ay, ayun dyan pala si Kabibig. Ay, Kabibig, hello. Knowing Rapi Tulfo, hilig magpapupugi. Kaya nga, wala mo nang gagawin dito. Tuloy. Na nag-o-operate sa buong Cebu. 5 taon na raw ang illegal na gawain ito. Ayon sa mga lehitimong STF. 5 taon! Rapi Tulfo, 5 taon na pala ganito. Isipin niyo yung 65 million na nawawala sa PCSO. Diba? Oh. Congratulations sa nakahuli nito, naka-entrap nito. Biruin niyo, laking pera no, no? Sa loob ng 5 taon. I-times mo 65 million. Oh, kada araw 13M. Dati, ngayon, oh. Ang operator sa Cebu, nagtataka sila kung bakit noon 13 million pesos ang kinikita nila araw-araw sa buong Cebu. Pero ngayon, nasa 8 milyong piso na lang ito. Dito na nila nadiskubre na talamak ang tayaan ng peking suwerte sa Cebu. Oh, di ba? Kumbaga, yung PCSO, nadedenggoy. Nadedenggo yung PCSO, tapos si Rapi Tulfo, ang sinasabi niya nandedenggo yung PCSO. Patungkol doon sa bola sa PCSO sa Lotto, kinontent na natin yan. Yung mga hindi nakapanood, mag-replay na lang kayo sa iba kong live o kaya doon sa second channel, nandun yung mga hati-hati. Doon yung panoorin kung anong stand natin dyan sa sinasabi nilang may dayaan. Minsan talaga kasi mga kababayan natin, nadadala agad ng emosyon. Basta marinig lang na ganun, agad, react na agad ng kung di mo maintindihan. Tapos pag pinanood na nila, ay mali pala ako. Easy. Diba? Ganyan ang gagawin natin mamaya. Oh, tuloy. Internally, we do audits around dun sa area of operations namin. Then we found out na merong mga certain people na nag-i-issue ng mga ganitong bed stuffs. And when we validate it against our record, we found out na wala sa amin yun. So that's the time na we ask help from NBI. Umiiyak na humarap sa media ang suspect na si Bari. Anya, hindi sa kanya ang picking bed stubs. Gagay na rin ito kina eh. Ay mo ko ba? Tingin na ko ah. Nagturos mo pala yung ibutan. Naku sir, wait lang. Kung hindi po sa inyo yan, kung hindi po sa inyo yan, mismo na yung ticket na yan at pinatago lang, eh dapat po maturo nyo yung dalawang kaibigan nyo nagpatago nyo sa inyo. May ipit kayo nyan. Siyempre, hindi naman ho tayo papayag na ang makulong yung, may yung walang kasalanan. Ba? Diba? Pero kasi madali lang po umiyak eh. Easy. Basic na po ngayon ang pag-iyak. Minsan nga kahit hindi maganda pag-iyak eh. Ba? Diba? Oh, tuloy natin. Ang masaklap, nabibigyan din ng premyo ang mga tumaya sa picking STL stub. What the fuck? Oh, eh parang hindi nga malulugi. Pag nanalo pala, magbabayad pala, sila pala nagsasagot. Hindi inyo iniririmit yung perang pinagbentahan. Isipin nyo to, may sumagot kanina daw dyan paano nalugi. Ganito yon, ang pangalan nun, Yantaw? Yantaw ba yon? What I mean sa nalulugi ang PCSO, isipin mo na lang, peki yung stab na yan, gagamitin sa STL, tatay ng mga tao, yung pera, makukuha nung kung sino mang STL yan na nandiyan. Kasi, sindikato daw. Diba? Gets mo? Oh. Gets mo ba? Ngayon, pag nanalo, bayad pa PCSO, wala naman nakuha. Although yan ay charity sweepstakes ng gobyerno, alam naman natin na ang ikapupuntahan yan, eh, yung mga, ano nga ba to? Yung medical, financial, hospital, diba? At kung ano-ano yung charity. Oh. Kaya paano imposibleng wala silang lugi? Oh. Biruin mo, 5 taon na pala yan. Rapi Tulfo ito, pag-ibisdiga mo. Lalo't nakakalusot ang ilan sa mga ito sa mga otorisadong STL outlets. Oh. Kaya naman mahigpit ng sinusuri ng mga operator ang mga nakukuha nilang bed stubs.
Eh, itong number sa peke ay parang tinataklang. Whereas doon sa original ay computer generated. Besides yung tent ng logo ng PCSO, dito, dark. Sa original, blue yan. Sa ngayon, tinutukoy na ng NBI ang printing shop na nag-imprenta ng mga peking bedstubs. Pinaghahanap din ng mga otoridad ang iba pang kasabwat ng suspect. Nahaharap siya sa patong-patong na kasong falsification of public documents. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. O, ready na ba kayo? Pag-usapan na agad natin to yung kay BP. O, meron pa ako rito yung balita. Mamaya na lang to, mamaya na lang. Mamaya na lang pagtapos. O, pag-usapan na natin yung main topic. O, type action. Let's go! Ngayon mga kaeksena, sa mga hindi pa nakakaboto ng live survey natin, sagot na kayo dyan. At sa mga hindi nababati dyan, eh, kalma lang muna. Ito kasi, ilang beses nang dumadaan to sa news feed ko, minsan sa YouTube ko, na re-recommend ni YouTube to. Kala ko nga nung una si Ballpoint man to eh. Easy. Diba? Oh, ngayon, sabi, nagtataka ako, sino kaya ito? Tapos hanggang sa naririnig ko na sa ibang vlogger yung Epipanyo daw. Oh. Ngayon kasi mga kaeksena, alam nyo na I'm going to vote BP Sara for president. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kahit last year pa, kahit nung bago pa lang ang eleksyon. Diba? Ngayon, may mga kumakalat na issue, didiretsuhin na natin ha, ang mga issue kumakalat daw di umano na kumakalat sa mga vlogger na napanood ko at yung iba ay blind item pa, ay meron daw kalachuchi at isang, syempre kalachuchi, lalaki. At di umano'y ginastusan daw. Ito po'y pinapaliwanag ko lang yung konteksto. Ay niregaluhan daw di umano ng gasoline station. Okay? Siyempre, alam nyo naman dito sa channel natin na kagaya ng hinihingi natin sa mga anti-Marcos, sa anti-government, kagaya nila Bukeke, ni Maharlika, nila Banatbay, ng mga kusino-sino dyan. At lalong-lalo na yung mga akusasyon pati ni PRRD. Alam nyo yun. Hinihinga natin sila ng alin? Ebidensya. Oo, madaling magpakalat ng ingay, madaling magpakalat ng kung ano-ano, pero kailangan po, ebidensya. Patunay. Yung ingay, madali lang yan. Okay? Titingnan po natin yan ha. Blind item ni Kap ninyo rin yan. Kaya nga, kalma lang kayo muna. Kalma lang. Okay, pinapaliwanag ko pa sa inyo. Kalachuchu direct. Easy. Uy, sana all. Basta. Pakinggan muna natin siya. Itong Epipanyo. Unang-una, dito sa mamang ito, diskumpiyado ko. Diba? O, tuloy muna natin sasabihin niya. Napatuloy po na nakasubaybay at tumututok po dito sa ating programa. Maraming salamat po. Para sila ng mata ni ano, ni Pointless Man, ano? Sa inyong lahat. Napakahalaga ho ng ating pag-uusapan ngayon, mga minamahal ko, mga kababayan. Bakit? Ito po ay tungkol po sa nagiging viral ngayon na usapin. Alam niyo ho, sa usapin na ito, talagang masasabi na ho natin na talagang hindi lamang po pala taong bayan ang ginagago, niloloko nitong ni Sara Bulate. Sige. Napaka ano po ngayon ng issue na ito. Talagang
balita ko nga ho, matindi ho ang awayan ngayon ng asawa ni Sara Duterte at nito ni Sara. Ulitin natin ha, susuriin natin to ha, hintayin nyo na lang yung dulo ko. Ito isipin nyo mga kaiksena, sabi nyo na kaagad dyan, sabi-sabi. Oh. Diba? Unang-una, dapat, kung ikaw may sisiwalat, diba, para mas mapaniwalaan ka, andyan yung pagmumukha mo, wala kang tinatago. Oh. Oh. 'Di ba? Wala kang balls. Kaya mo lang magsalita kasi nakamask ka tapos yung lugar mo hindi maintindihan kung saan lugar ka. Parang ganoon. Eh ikaw din naman direct naka-background ka eh. Pero yung mukha ko hindi nakatago. 'Di ba? Oh. Dahil nga nalaman ng asawa ni Duterte, ni Sara Duterte na iniiputan na pala siya. Iniiputan na pala ni Sara Duterte sa ulo yung kanyang asawa. Alam nyo mga kaiksena, ito, tatapatin ko kayo ah. Kagaya ng sinasabi ko sa gobyerno natin at sa mismong presidente natin, hanggat wala kayong pinapakita na ebidensya, akusasyon o kahit impeach nyo o kasuhan nyo, hindi ako maniniwala dyan. Diba? Ganon din dito. Diba? Ganon din dito sana ang mangyari. Ito lang ang puntos ko dyan. Ha? Ngayon, sasabihin nyo, Edric, dapat lang naman na, ano yan, pag-usapan yan at sitahin yan kasi ganito, ganyan. Ando na nga tayo eh. Tama naman na sa part na bilang isang parang si PBBM o kahit si Rapid Tulpo, binabatikos natin, di ba? Bilang isang leader, isa sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa, maging isang ehemplo, 'di ba? At dapat yung pinapakita mo ay totoo at hindi ka nagsisinungaling. 'Yun ang gusto natin eh, dapat tatapat ka, 'di ba? But ando na nga, kailangan niyo munang patunayan. Kailangan niyo munang bigyan ng matinding katibayan 'yan, 'di ba? Kung chismis kasi mahirap 'yan. Tapos wala ka pang pinapakitang pagmumuka. 'Di ba? Oh, bakit security kinaano mo? Kasi kaya ka natatakot sa security mo kasi nga baka martes 'yan. Pero hindi natin tinatanggalan ng possibility na totoo o hindi. Ang atin lang kailangan maglabas kayo ng ebidensya, 'di ba? Oh, tuloy natin. Pasensya na kayo, mausok ko. Ha? Baka magulat po kayo. Ako eh, dahil marami yung lamok dito sa amin. Anak lang, tutsa paawa pa oh. Easy. Para hindi kayo magtaka, ayan ho. Tayo ho ay... Hi Team Pacquiao, shoutout sa inyo. Paawa pa oh. Naghahaling lang. Alam niyo naman ang buhay ng yung lingkod. Pero tayo po ay patuloy na maglilingkod sa ating inang bayan, sa anumang pagkakataon. Sabi ko nga hang... Teka lang. Diba? Sabi mo para sa taong bayan at inang bayan yung ginagawa mo. Nagigets ko naman ang punto kahit ako, madidismay ako. Eto mga kaiksena, kung totoo itong sasabihin nito o sinasabi nitong vlogger na to, na kesyo ganun nga, iniiputan, may asawa, may anak, may ganito, binila ng ganun, ganyan-ganyan. Kung totoo yan, tatablayin ko si VP Sara. Ayaw ko na sayo. Hindi ko na siya iboboto. Kung totoo at mailalabas mo yung ebidensya, out na ako. At madidismay ako. Kung totoo yun. Maliwanag tayo dyan. Ha? Okay? Oh. Kat tayo may buhay at lakas, ang inyong lingkod po ay maglilingkod sa inyo. Ha? Dumanas man tayo ng kahirapan. Ano ba to? Buhay mo ba yung pag-uusapan dito? Alex, sa Gizmundo, maraming salamat. Ah, wait lang. Kaya ako sinasabi to mga kaiksena kasi, alam nyo naman na tayo,
bilang kasama sa community ng mga kabatas, kailangan nating malaman kung gaano ka-legit yung sinasabi niya. Sabihin na nating parang pinalalabas ko na, na ilabas niyo yung ebidensya para tapos ang usapan. Okay? Oh. Dumanas man tayo ng lungkot, eh patuloy ko... Bakit? Kami ba pumili ng buhay mo? Kung malungkot ka o masaya, napakaraming paraan para maging masaya ka. Easy. Eh, pati yung paglungkot mo, dadamay mo pa yung viewers mo. Hindi ka ba masaya? Ang dami ng views mo, oh, sa Marites mo. Ang dami mong kita, oh. Trending ka, boy. Wala ka namang ano. Wala ka namang ebidensya. Easy. Hindi eh. Uy, sana all. Oh, tuloy natin. Po kayong paglilingkuran. Ulitin ko, hindi sa pinagtatanggol ko si BP. Ang hinahanap natin no dito, katotohanan, ebidensya. Diba? Yun ang ano natin dito eh. Yung hinahanap. So, balik ko tayo. Alam nyo ho, matindi ho ngayon ang galit ngayon ng asawa ni Sara Duterte sa... Paano mo na lamang matindi ang galit ng asawa? Insider ka ba? Ano, katulong ka ba doon? Boy ka ba doon? Makeup artist ka ba niya? Easy. Paano mo nasabing matindi ang galit? Oh, appeal to Gcash yan, Derek. Ito ha, kasi may nakita akong comment eh. May nakita akong comment dyan sa isang video na nakalagay doon. Sir, may Gcash ka ba? Anong Gcash mo? Agad, may reply niyo. Ito, Gcash ko. Maraming salamat ha. Easy. O, tuloy natin. Eh, sino ba namang asawa ang matutuwa? Malaman mo, yung asawa mo, meron na palang pinagkakagastusan. At ito ang masama. Alin? Sige. Diba? Alin? Ayon ho sa ating source. Oh, source mo lang. What the akala ko naman, ikaw na talaga. May source ka pa? Oh, tinan nyo. Parang maharlika lang din. Diba? Sana naiintindihan nyo yung stand ko dito, ah. Baka sabihin kasi dito nung iba, pinagtatanggol ko talaga si BP. Hindi po ganun. Kahit saan tayo magdating na korte, kung walang may papakitang ebidensya, kwento-kwento lang, usap-usapan lang, wala talaga yan. Ang gawin nyo, ilabas nyo na. Kasi, nako. Ha? Yung naging issue po kay Sara Duterte na 125 million oh, na hindi niya masagot-sagot, ito na ang kasagutan. Dahil talagang iniimbestigahan ho siya ngayon doon po sa 125 million. At ito na, itong basketballistang ito, ha? Itong basketballistang ito na pinaggastusan niya ng mahigit 100 million para lamang mapatayuan ng gasoline station. Ito po yung lalaking pinag-aawayan ngayon ni Sara Duterte at ng kanyang asawa. Pero sa kasamaang palad, gustuhin man ng asawa ni Sara Duterte na kasuhan siya, gustuhin man ng asawa ni Sara Duterte na saktan siya, iwanan siya, wala hong magawa ang kanyang asawa. Kala mo naman makapagsalita at maniniwala pa ako kung halimbawang isa sa katulong ka dun sa bahay ng pamilya na yun eh. Pwede pa naming kahit pa paano mapag-isip-isipan eh. Pero kung source lang din pala sa'yo, malabo ka, teng. Iba yung hinahanap mo. Diba? Tanggalin mo yung maskara mo. Magpakita ka ng mukha mo para talagang malaman kung gaano ka credible at ka-legit yung sinasabi mo. Kakampihan kita kung maglalabas ka ng ebidensya. Diba? Babanata ko pa mismo si Vice President Sara pag totoo yan. Tandaan nyo to. Itaga nyo sa mukha niya. Easy. Kapag totoo yan, balikan nyo ako. Oo, babanatan ko si Vice President dyan pag totoo yan.
Kaya nga natin gustong malaman eh. 'Di ba? Oh. Bakit? Dahil alam niyo na anak siya ni Rodrigo Roa Duterte. Isi-isi. Magaling ah, galing ah. Na hindi lamang demonyo, hindi lamang magnanakaw. Hindi, tinignan ko yung ano niya eh, konti eh, yung content niya puro galit talaga siya, anti-Duterte siya. Eh ako, binabanata naman natin si PRRD. Kung saan lang talaga tayo dapat bumira, dun lang. Hindi naman kailangan na yung gagawa ka ng kwento. Di ba? Oh. Kumbaga nakikita ng tao yung sinasabi nating pagbanat, may basihan. Eto, di ba? Oh. Hindi lamang leader ng New People's Army, hindi lamang malademonyo yung pag-iisip, kriminal. Ha? Kaya, ano ang... Eto pa, magtataka ka. Magtataka ka. Although, ngayon naman talaga may mga cellphone, ano? Kung sa tingin natin, ito ay nasa liblib na lugar at nagtatago. Wow, ah, ganda ng signal mo, bro, ha? Ah. Wow, ah, malupit ang ano mo, ha? Ah. Pag naglalive, ha? Ah, magandang reception, ha? Ah. Diba? Oh, tuloy natin. Oh. Ang ginagawa ngayon ng asawa ni Sara Bulate, eh. Sa halip na magalit, sa halip na magkaso, tikom ang kanyang bibig. Alam nyo, yung mga tao talagang may ebidensya at alam yung gagawin, okay, magsasampa, magaganyan. Hindi na kailangan magsalita ng mga dirty, ano yung mga, anong tawag doon? Ano ang tawag doon, mga kabatas? Yung, ano? Diarrhea, chenilin, ano yun? Diba? Ano yun, ano yun? Kumbaga, pag alam mo sa sarili mo, na kaya mong patunayan yung sinasabi mo, hindi mo na kailangan gumamit ng mga salitang ano, masasagwa. Diba? Diba? O, tuloy natin. O. Walang magawa sapagkat alam niya kung ano ang kanyang kalalagyan. Alam niya na anumang oras ay pwede siyang ipapatay ni Rodrigo Roa Duterte. O, ba't buhay pa? Diba? Ayun, verbal diarrhea ba yun? Yun, yun, verbal diarrhea. Oh, ba't buhay pa yun? Ni Sara. Pero ito naman mga kaeksena, although, mapapaisip din naman nga tayo, kasi hindi naman talaga nakikita o masyadong napapansin silang mag-asawa, no? Medyo mapapaisip ka rin, diba? Na although sasabihin ng iba nga na hindi sila showy, pero parang, no? Diba? Parang mas private pa siya kay Lenny Robredo, si BP. Oh. Duterte. Mga kababayan, hindi man po sinagot ni Sara Duterte kung saan niya dinala yung 125 million, ang Diyos na rin po ang humanap ng paraan para po malaman natin kung saan dinala ni Sara Bulate yung 125 million na hindi niya masagot na ginastos lamang sa loob ng ilang araw. Ito na ho yun. Eh, correct. Correct ko yung sinasabi ni Pretty Benz. Ba't iba yung pangalan mo na? William Torres yata yung Pretty Benz. Hindi tama naman ano, kung ganyan pala, aba, hindi rin ako papayag kung totoo yung sinasabi mo, kuya, magsampa ka na sa ombudsman. Di ba? Hindi kasi pwedeng yung ating leader ganun. Kahit nga yung mga, kahit mga kapitan pa yan eh, pagka ganyan, hindi pwedeng maraming ganto-gantong ginagawang kabulasto ganyan eh. Kailangan niyang patanggal. Di ba? Oh. Ito po yung ebidensya na may lalaki po pala itong si Sara Duterte na pinaggastusan niya ng ganun kalaking pera para lamang ho. Alam nyo no, ang layo-layo ng diferensya nito kasi baka mamaya magsalita yan eh. May magsalita na ano, masyado ng personal banat niya direct. Oo nga. Eh kay Rapitol po din naman, personal, bakit yung binabanatan? Tapos ito, ang problema ganito. Yung kay Rapitol po, lantad, kita mo. Kita mo yung personal na buhay niya na meron talaga. Eto,
nagsasalita pero wala namang makikita ang tao, 'di ba? Kahit o wala ngang problema pasukin mo yung buhay ng isang public servant o politiko. As long as nandyan talaga eh. At syempre, ikaw bilang public servant, kailangan open ka dyan. Kaya lang sa kanya, wala siyang maipakita, wala siyang pinapakita. Yung kay Tulpo, nandyan si Ma'am Julie Licoop, nandyan si Grendy. Wala tayong talo doon. Kasi ayan oh, kahit ipangalanda ka natin yung story ni Ma'am Julie Licoop at Grendy, andyan. Magsinungaling ka, idol? Sagutin mo to, Rappi. Wala tayong problema, di ba? Sila may problema. Eh, ito, may problema siya. Ganyan lang ang gagawin mo, kuya? Masiyahan yung minamahal ni Sara Duterte na binigyan niya ng gasoline station na umabot ho ng mahigit 100 million. So, yun na po yung kasagutan doon. Kaya nga po yun. Paano mo nasabing yun ang kasagutan doon? Eh bakit hindi nyo obligayin yung COA? Diba? Ano ba? Yung pwede mag-imbestiga sa mga ating politiko? Ay. Diba? Oh. Pag naiinis tong asawa ni BP Sara at makasuhan, baka next day mag-sorry na to. Yun na nga ang inaano natin dito eh. Diba? Pwede ba yung kasuhan? Pwedeng-pwedeng kasuhan yan kung malalaman nila kung nasan yan at sino yan. At kung mayroong magtitimbre kung sino siya, makakasuhan yan. Kasi, diba? Hindi, pagpalagay na natin na may bulong-bulungan daw. May ganyang bulong-bulungan. Bakit ikaw ang nagsasalita? What the fuck? What the fuck? Oo. Oh. Bakit siya nagsasalita? Di ba dapat ang magsalita? It's either yung mga kapwa niyang politiko na alam mo na. Di ba? Kasi alin, walang balls din. Kung totoo, di ba? Tanggalin ng mga taga-COA si Kuya na ipalit. Mukhang mas credible pa siya. Oh. Sa kadama sa Jordan, may evidence. Wala. Meron lang din siyang source. Easy. Antayin natin yung evidence. Oh. Ang tanong ng ating mga kababayan, nung umusbong ho itong issue na ito, pera ba ni Sara Duterte ang ginamit o pera ng taong bayan? Mas malapit-lapit ho sa katotohanan. Ang pera ano? Ho ng taong bayan yun. Teka lang, kuya. Isa-isa lang. Hindi mo po nga naano eh. Kuya, nandun ka na sa pera ng taong bayan eh. Doon muna tayo sa sinasabi mong iniputan. Sumunod, yung galit na galit yung asawa. Sumunod, may boyfriend, ano, basketballista. Tama ba? Oh. Sumunod, binila ng gasoline station. Oh, tapos ngayon, pera ng taong bayan. Ang dami mong akusasyon, ha? Sige, ikaw, bahala ka. Diba? Hindi ako nananakot, pero mahirap yung sinasabi mo. Saka na lang kita sasang-ayunan pag may nilabas ka ng ebidensya, pero pag wala pa, sorry. Oh. Ha? Hindi ka naman pwedeng magtayo ng gasoline station lang na ang pera mo 1 million lang, tatawanan ka lang. At hindi yan makakulang yan, pa. Baka nga sa ano lang yan eh. Alam mo ba yun? Ba't nagpatayo ka na ba ng gasoline station? Ba't alam na alam mo, kuya? Nagtatanong lang kami. Oo. Sa permit lang yun, o sa pwesto lang yan eh. Diba? Mga kababayan. Sabi ni The Ghost, direct January pa lang may resulta na ang COA at Novas na lang. Walang anomalya sa paggamit ng 125M ni BP kaya tahimik na ang kamera sa issue na yan. Eh, bakit anong sinasabi nitong mokong na to? Oh. Sa pamamagitan ho ng awa at habag ng Diyos, tinutulungan ho tayo ng Diyos sa ating pakikipaglaban para ho mamulat ang ating mga kababayan sa katotohanan.
Anak ng Tucha, parang kalingap din pala tumag-vlog. What the fuck? What the fuck? Ginagamit pa yung juice, ginagamit pa yung... Ang galing din mang uto ng viewers eh, no? Para talagang kala mo ko... Siya yung nasa mabuti eh, no? Kung nasa mabuti ka, sir, kuya, kung nasa tama ka, kuya, ilabas mo na yung ebidensya. Puro ka nga, walang kwentang kwento eh. Anak ng kubeta ka naman, oh. Uy, nako. Try natin. Ginagamit pa talaga ang kapal ng mukha, eh, no? Meron akong panood na vlogger, sabi daw. Yung isang vlogger nagtatanggol sa charity vlogging na, oh, bakit? Nakatama si Papa Jesus, di ba? Tumutulong yun. Oh. Basta nakalimutan ko yung sinabi nun. Yung nakatingala, eh, parang tanga lang. Easy, easy. O, tuloy natin. Tsaka na lang. Wala kasing kwenta yung sinasabi nun. Oh. Tuloy natin. At ito na. Dahil... Alam nyo, si Cap Ninyo, sino pa ba? Sino pa bang mga nag-ano yan? Pag sila naglabas ng ebidensya, papaniwalaan ko na. Oh. Baka kung yun talaga wala, may sinabi ba sila? Wala naman sinabing pangalan. Oh. Mamaya jino-joke-joke lang kayo nila ninyo eh, tapos bigla ni sis ninyo tapos sinakyan nyo agad. O di kayo na yung nadali. Di sana kilala nyo naman si ninyo, magpapangalan na agad ng tao yan. Eh kung jino-joke-joke lang kayo, kayo naman sumakay kayo, binlag nyo rin, patay. Kayo pa yung nagpangalan, iyak kayo dyan. Di ba? Tuloy natin. Tinutulungan tayo ng Diyos na mamulat sa katotohanan ng ating mga kababayan. Ang tanong, totoo ba yung sinasabi mo? Oh. Ang mga gasoline station ay ino-offer ng mga gasoline company. Kung may lupa ka at gusto mong magnegosyo ng gas station, kung kumpanya ang gagasto sa building at supply, iyo lang yung lote. Eh, di ba meron nga nauso yung mga makikisosyo ka sa mga gasoline station. Di ba merong ganyan? Direct pabili po ng bilog. Oh, meron ako ilan. Oh. Tumutulong ang Diyos na mabunyag isa-isa ang lihim ng mga Duterte. Ha? Hindi kaya ng tao. Hindi kaya ng kahit sinong politiko na banggain ang mga Duterte sapagkat sila ay talamak na mga kriminal at maimpluwensya sa bansang ito. Pero dahil sa tulong at awa ng Diyos, mismong ang mga kagaguhan, kawalangian, katusuhan, ah, kademonyohan ng mga Duterte ito ang nagbubunyag. Sobra naman to si Sir. Sir, sobra naman yung sinasabi mo. Di ba? Kahit may anong hindi walang kumakalaban, hindi naman sa totaling kinakalaban. Kita mo ba yung nangyaring ano? Di ba? Hindi naman kailangan kalabanin ng Duterte. Sila nga ang ano, yung ginawa nila sa Davao at Cebu. Ano nangyari? Hindi na sila kinalaban doon, pero sila nagpabaksak sa ginawa nila. Tapos ikaw, bigla kang lalabas dyan. Diba? Oh. Totoo naman, hindi yung sinasabi ko na iboboto si BP Sara. Mami M, hindi ko na gets. Tuloy natin. Sa kanilang mga masasamang gawa. Mga kababayan, yan ba ang iboboto nyo sa susunod na magiging tatakbong pagkapangulo? Isang babaeng salawahan? Halaka kuya, mabigat yan. Kailangan meron kang maipakita dyan. Pag wala ka dyan, sabi ko sa'yo, kulong ka dito. Easy. Ibang iba to kaysa yung kay Rapi Tulpo. Kay Rapi Tulpo, manjaan yung may buhay na patunay talaga. Ikaw, basta-basta ka na lang nagaganyan. Kanino nang galing yan? May ebidensya ba yan? Ewan ko sa kanya. Oh. Ako, kawawa ka. Tapos sasabihin na naman ng mga iba dyan na kumakampi dito. Ay, sinaanin yung aming boses. Boses namin, karapatan namin. Tanga! Maling-mali naman tong ginagawa nyo eh. Okay lang banatan ng kahit sinong politiko, kahit sino pa yan, pagka may nakita kayong hindi talaga maganda at meron kayong patunay at ebidensya. Tapos.
Pero kung bugso lang ng damdamin nyo, tsaka may bumulong-bulong lang sa'yo dyan, yari ka dyan. Kaya kuya, ilabas mo na yung ebidensya mo para magkaalaman na. Diba? Oh. Ba't ka nandyan nakamaska pa? Oh. Kung sa bagay, hindi nakatakataka. Paano hindi ka takataka? Ang hirap mo talagang paniwalaan. Naguguluhan ako sa'yo. Diba? Dinaig mo pa yung katulong eh. Dinaig mo pa yung personal na alalay ni Bibi para magsalita eh. Diba? Kung nagawa ni Sara Duterte o ng mga Duterte na maging salawahan, ha, na maging traidor sa ating bansa, sisiw na sisiw kay Sara Duterte na traidorin ang kanyang asawa. Ha? Kung nagawa ni Sara Duterte o nila na traidorin ang ating bansa. Ang tanong, yan ba talaga yung tunay na istorya? Tama ba yung binigay sa impormasyon? Baka balibaligtad yung sinasabi mo. Yari ka dyan. Ako yung kinakabahan dito sa totoo lang. Diba? Ako yung kinakabahan sa kanya. Bakit ka kinakabahan direct? Nakuy, alam nyo naman dun nga, diba sa tawag dito? May mga taong, diba pag binabanata natin yung tulponatics, may mga ibang tulponatics magsalita. Parang kala mo gusto ko nang patayin, diba? De, kahit kay Attorney Libayan, diba? Yung mga galit na galit, yung mga gustong ano yun si Attorney Libayan. Diba? Kahit sabi mong comment lang yun ng tulponatics na mahirap pa rin yun. Paano kung totohanin? Ito, kagaya nito, paano kung totohanin yung mga magko-comment sa kanya dyan na galit na galit? Marty, bibawalan, malupit din si Sir eh. Pero kung napanood mo tol yung una niyang live bago siya magsimula, duka pa effect muna bago issue niya sa mga Duterte ebidensya muna. Kaso puro salita. Aalamin natin yan. Salamat kapatid. Alam nyo, tingnan nyo mabuti siya ha. Oh, eto pala tanong ko sa inyo. Kung halimbawang totoo yung sinasabi ni kuya at may ebidensya, oh, gusto nyo pa ba si Sara o hindi? Press 1 sa mga ayaw na, press 2 sa mga gusto pa rin. Ulitin ko, eto muna yung tanong ko lang ha. Kasi kailangan natin ditong balansehin to eh. Kahit sabihin natin ako, maka-BP ko kung may katotohanan to, hiya ko na. Oh, sa mga may gusto pa rin kay BP Sara, press 2. Sa mga ayaw na, press 1. Ang tanong, kung totoo at may ebidensya yung sinasabi at issue niya ngayon. Oh, dali, pati nga. Hi Ma'am Hilda Enriquez, di ko alam kung nagets niyo ako. Ang tanong ko, pagpalagay na natin na totoo nga, may ebidensya nga yung sinasabi at issue laban kay BP, gusto niyo pa ba siya? Press 1. Sa ayaw na, press 2. Ay, tama ba? Baliktad pala. Sa mga may gusto pa rin sa kanya, press 2. Sa mga may ayaw na, press 1. Yan. Ako ganito lang, mga kaiksena. Ulit-ulitin ko para hindi ako mahirapan. Pag nagkatotoo yun, ayaw ko na kay BP. Kung totoo, mapatunayan, ayaw ko na. Una, panloloko yun. Bilang isa sa pinakamataas na posisyon sa buong mundo, sa buong bansa, sa Pilipinas, hindi yung maganda yun. Pangalawa, kailangan maging modelo ka sa bawat Pilipino na kasi ang dating at ang pagkakakilala natin, magiging isang huwarang ina na habang siya ay isang politikong tao, di ba? Pero kung meron na palang ikinukubli noon pa, hindi maganda yun. Sana hindi niya lang, sana inamin niya na lang or tapatin niya yung tao bago pa man siya tumakbo. Di ba? Bago pa man magkaroon ng eleksyon, inamin na. Di ba? Oh, kuha nyo. Kasi kung hanggang ngayon, ngayon lang halimbawa lumabas to at hindi natin alam, tas totoo pala, niloloko tayo. Di ba? Hindi maganda yun. Di ba?
Yes, you're right again, model. Model po ng alin? O, tuloy natin. Evidence muna. That's the correct answer. Diba? Asawa pa kaya niya? Aba, hindi po basta-basta yung pinili ni Sara Duterte na lalaki. Ah, macho, matangkad, makisig. Eh siguro, kinukulangan dun sa asawa niya. Alam mo, nakikita ako dito sa style nito. Style Maharlika to eh. Kaya lang takot eh. Takot ay magpakita ng mukha eh. Diba? Yun nga lang ito, nasa Pilipinas to. Si Maharlika nasa ibang bansa. Diba? Same as like lang na ginagawa natin kay Maharlika. Hininga natin ng ebidensya. Kaya hindi tayo naniniwala sa kanya. Wala siyang pinapakita. Earl John Honest, Direk Pabiling Yossi, sarado. Easy. Charot lang. O baka pareho silang busy sa pagnanakaw ng pera. Pareho silang busy-busy. Ayan. Kaya siguro naghanap. Ha? Nang medyo masarap-sarap at matakam-takam itong si Sara Duterte. Dahil matakam siguro, masarap. Ha? At siguro sabi natin diretsuhan dahil malaking tao, malamang malaki. Siguro naghahanap ng malaki. Ha? Grabe yung bunganga nito, no? Ang sagwa eh, no? Grabe, hindi na okay yung sinasabi mo. Kahit sabihin mo totoo nga yun, eh, para sabihin mo pa talaga yung mga ganyan. Grabe ka naman. Ako, direct pabili ng gasolina. Isugba lang, may isugba lang ako. Sino po? Diba? Maharlika yung bunganga, no? Para dumami viewers. Para dumami yung ano. Hi-hype niya yung mga nanonood na ganun. Malaking ganito, ganyan. Ang babae, iniputan. Ninakaw, ganyan. Grabe naman yan. Yung mga tulpo natin dyan, ha? Huwag niyong kukontrahin, ha? Dahil iba yung kaso ng idol nyo. Yung idol nyo, lantad eh. Kita eh. Hindi na kailangan ng ebidensya. Yung ebidensya na nga yung nagkumakaway sa amin eh. Direk Freddy, ebidensya ako. Halika. Halika. Eh dito, wala kayong mapakitang ebidensya pa. Teta, yun dyan. Oo. Oh. Oo. Oh, sabihin na natin, pwera ano lang po sa mga kabataan, ha? O, oh, baka naliliitan dun sa ano ng kanyang asawa. Gusto niya ng mas malaki. Kaya ayan, hinaghanap ng mas malaki. O baka naman mahina ng umandar yung makina kaya hindi na hindi na masyadong gumagalaw kaya naghanap ng mas malakas-lakas na makina. Ha? Mga kababayan, hindi lang ho traidor itong si Sara Duterte. Pasensya na ko yung sa usok, ha. Ako man din ho ay naluluha na pero tinitiis ko lamang ho. Alang-alang ho sa aking paglilingkod sa... What the fuck? What the fuck? Magpaawa ka pa, kuya. Magpaawa ka. Pwede ka naman mag-vlog kung gusto mo. Huwag ka dyan sa may ano. Habang nagluluto, ginusto mo rin yun. Nagpapaawa ka kasi na mahirap ka, ganun. Diyos ko, dami-daming mahirap sa mundo, eh. Hindi nga nagawang magaganyan, eh. Diba? Oo. Oh. Hindi ka na iniwala dito. Walang ebidensya eh. Tingin ng bayan at sa inyo na rin mga kababayan ko. Kaya sana mapansin tayo ng ating minamahal na Romualdez at mahal na Pangulo. Sana kahit konting ilaw man lang, kahit piso, maabutan nyo man lang ang inyong lingkod, Epifanio Labrador. What the fuck? What the fuck? Sir, nakakahiya ka, sir. Bumabanat ka ng ganyan, tapos sabay babawi, kahingi ka pala ng tulong, pera. Share naman! Share! Wag! Share naman! Dinamay mo pa talaga yung presidente. Ayos ka rin eh, no? Easy! Bebs, di ba li direct iyak din yan sa bandang huli. Maraming hi pa ako, maraming salamat Bebs ha. Oh,
Eddie Wow. Napaghahalata ka tuloy. Tingnan nyo nga yung katawan niyan, laki-laki oh. Para nag-G-Jame. Anak ng kubeta naman talaga, oo. Okay na sana eh, kung talagang sasabihin mo para sa bayan ka eh. May ginagawa ka sanang hakbang dyan sa sinasabi mong mga kung anumang anomalya, corruption, anuman, kung anuman. Anak ng kubeta, biglang hingi ka kahit piso pampaila. Wow! Bigyan natin. Gusto nyo pag mag-ambag-ambag tayo? Gusto nyo ba? Baka magalit yung mga ka-eksena ko. Anong reaksyon nyo? Ito. Hoy, Isla, kamusta na yung pitbull? Charot. Tawag dito. Ito, tanong lang to. Press 1 sa mga gustong bigyan si kuya ng donasyon. Press 2 sa mga ayaw. Tingnan ko lang kung meron may magusto mag-donate sa iyo, ha? Hoy, Mr. Epipanyo talaga, sinabi mo pa talaga. Press 1 sa mga gusto siyang i-donate, press 2 sa mga ayaw. Bernard Magtibay, maraming salamat po. Wow. Paano ba yan? Ayaw kang bigyan ng mga ka-eksena rito. Diba? Ulitin lang natin, kaya ako niraway ng konti ah. Susuportahan pa. Comedy Derek. Hindi, tinatanong ko lang naman. Baka may gusto. Si Huli Kabalbon. Meron siyang Gcas, Huli Kabalbon. Punta mo siya sa channel niya. Lagay mo yung i-donate mo sa kanya. Sinabi ko lang at tinanong ko lang kayo. Malaman natin yung pulso ng bayan. Oh. Mas malaki. Kaya ayan, hinaghanap ng mas malaki. O baka naman mahina nang umandar yung makina. Kaya hindi na masyadong gumagalaw. Kaya naghanap ng mas malakas-lakas na makina. Ha? Mga kababayan. Hindi lang ho traidor itong si Sara Duterte. Pasensya na ko yung sa usok ha. Ako man din ho ay naluluha na. Pero tinitiis ko lamang ho. Alang-alang ho sa aking paglilingkod sa ating inang bayan. At sa inyo na rin mga kababayan ko. Kaya sana mapansin tayo ng ating minamahal na Romualdez at mahal na Pangulo. Sana kahit konting ilaw man lang. Kahit piso. Maabutan nyo man lang ang inyong lingkod. Epifanio Labrador. Ayun na lang gawin nyo daw, sabi ni Erica. Report channel ang i-donate nyo dyan. Oh. Tingnan nyo, ang lakas nilang manira sa ating Pangulo. Ang lakas nilang manira sa ating minamahal na House Speaker Romualdez. What the fuck? What the fuck? Parang may naamoy akong kakaiba rito ah. Parang may naamoy akong kakaiba. Kung gusto mo ng tulong, pumunta ka kay Pointless Man. Yung mas nun, 500K. Tsaka maraming, maraming sponsor na niloko. Ay, maraming tinulungan, may tumulong ng sponsor. Easy. 43K, tsaka 85K. Oh, tuloy natin. Oh. Hindi. Ito hindi maganda. Ito yung nakukutubang ko, hindi ba naman kaya ano yan ng ibang parlor? Para lang masabing mabanggit si... Hindi, pwede nga yun ang gawin eh. Para lalong masira yung gobyerno, binanggit yung pangalan nung dalawa. Nakakuha nyo? Pwede kayang binanggit niya talaga yon para ang tumatak sa mga tao at ngayon ang parang sasabihin niya pro-government siya. 'Di ba? Kasi ganito 'yan eh. Kung talagang totoo itong taong 'to ay para sa taong bayan at sa inang bayan na may pabanggit-banggit pa ng pangalan ng Panginoon ng Diyos, 'di ba? Kung nasa katinoan ka, sir,
kung sinasabi mo may nagsabi din sa inyong balita na yan, hiningan mo sana ng ebidensya. Di ba? Ganun lang ka basic eh. Paano mo masasabing para sa bayan ka, sa inang bayan, kung yung jutak mo ay eh, ganun kabaluktot? Di ba? Wala kang nakiningang ebidensya, nginalngal mo na. What the fuck? Bibigyan pa rin kita ng pagkakataon na gaya ng sinasabi ko kanina pa. Kung halimbawang totoo naman talaga yan, dapat nating banatan at dapat nating isiwalat at dapat nating ipakalat sa lahat ng tao. Di ba? Kumalma kayo mga kaiksena. Mas lawakan natin yung utak natin. Hindi kaya sinadya ito para naman maging ang lumabas na masama dito eh, tao siya ng gobyerno. Hawak siya ng gobyerno. Hawak ng presidente, hawak ni Tambaloslos. Nakagets nyo? Nakukuha nyo ba? Diba? Kasi ang binabanatan niya Duterte. So meaning anti-government siya. Ay, anti-Duterte siya. Ngayon, kung sasabihin naman niya ang pangalan ng presidente at ni Tambaloslos, lalabas na pro-government. Tama? O ngayon, sino ngayon ang lalabas na masama? Eh di yung dalawa lalo, kasi nagpapaparang baka tao nyo yan eh, tao nyo yan eh, wala namang ebidensya yung tao nyo eh, nagdadaldal ng ganyan. Babalik ngayon sa gobyerno ang bato. Kuha nyo, di ba? Gets nyo? Di ba gets nyo? Oh. Tandaan nyo, wag ko tayong mag-stick lang sa isa. Pwedeng may mga ibang angulo pa yan. Okay? Oo. Ayun. Diba? Ito po yung kinakatakutan ng mga Duterte na unti-unti silang mabubunyag. Tingnan nyo, ha? Mga kababayan, ganyan ba ang gusto nyo presidente balang araw? Ha? Yan ba ang gusto ninyong humawak sa ating bansa? Isang babaeng walang delikadesa? Isang babaeng walang moral sa sarili. Tandaan nyo ha, hindi lang po isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim ang pwede maglaban-laban pagdating sa pagkapangulo. Hindi ko natin alam kung sino yung may gumagalaw na ngayon pa lang. Lalo na't kung pabagsak ang pangalan nila, hindi natin alam. At lalong maraming mga issue sa kanila, hindi natin alam. Kung kaya wag ko agad tayong maniniwala o sasakay agad hanggat walang ebidensya. Kasi pag tinanggap kagad natin tong issue na to, 'di ba? Wala ho tayong pinagkaiba doon sa pagbatikos nung mga anti-Duterte. Gets nyo? Ay anti-Marcos pala. Gets nyo? Nagigets nyo? Pag ito ay ati kagad pinaniwalaan, sinakyan hanggat walang ebidensya, wala ho tayong pinagkaiba doon kila Maharlika. Wala tayong pinagkaiba kila Banatbay. Wala tayong pinagkaiba sa mga anti-government. Gets nyo? Oo. Oh. Quiz direct, kaya ba pink ang mask niya? Hindi naman, wag nating ibase doon sa mask na gaya. Sa sinasabi at kilos niya, madali naman nating makahanap ng, alam nyo na, idea ba? Tuloy natin. Malamang isa sa gumagapang yung taong yun, Derek. O, tuloy. Wait lang, bago ko pala ituloy, ang baba ng likes natin, oh. Baka pwede naman mag-like muna kayo. Mababa pa to, hindi man kayo nagla-like. O, game. Malike muna. At kung tapos na kayo mag-like, pakitype na lang, I love you, Derek. 1, 2, 3, let's go! What's the gift? What's the gift? What's the gift? Boy. 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 Kaya nga, ang daming ayaw mag-like na dito para kayo mga ano ba mga nanonood dito? Mga ano, haters ba lahat?
Parang mga anti-Drake Freddy at nanonood sa akin, ba't ang dami naman? Easy. Ayaw ba kong i-like? Anak ng kamote, ho. Oh, tuloy natin. Bahala kayo. Pag sinumpa ako kayo, sige. Magkapigsa kayo sa muka. Sa noo. Tuloy. Walang hiya sa sarili. Ha? Hindi kontento sa isang lalaki. Mga kababayan. Grabe ho. Eh sabi ho, bata pa kasi si Sarah. O, totoo. Hindi lang bata. Talaga nga mongoloid pa. Nako, yari ka talaga. Yari ka talaga, oh. Yari ka talaga, pre. Kasi, yung mga anak ni BP Sara, may mga minor pa ba doon? May mga bata pa, di ba? Bata pa. Ngayon, pag iyan ay na, malimbawa't mapanood yan, naku, yari ka. Siyempre, sa batas natin, pagka ganun, parang emotional damage yung ganyan. Yari ka, siyempre may possibility na baka mapanood dyan, no? Yung kumakalat na issue na yan. Diba? Oh, Jones Kiko, sorry na, huwag ka na magtampo, sampaling kita eh. Easy. Charot. Sa lahat ng mga bagong pasok, hi John, John Faustino. Tuloy natin ah. Ha? Oh, eh sabihin na nating bata, pero hindi rason yun. Para kaliwain mo yung asawa mo. Tama ka naman dyan, pero hindi rin basihan yan para gumawa ka ng issue nang wala kang pinapakita. Yari ka. Oh, yari ka dyan. Pagka, hindi, ganito, ganito. Isa pa. Pagpalagay na natin totoo. Pagpalagay na natin totoo, pero wala siyang pinapakitang ebidensya, no? Yari ka, paninirampuri yan. Na, kahit sabihin mo na nating ano, hindi tama yung nangyari na yon, pero kahit pa eh. Kasi basta, bahala na sa'yo yung ano, bahala na sa'yo kung ano mangyari sa'yo. Diba? Hindi rason yun para tayong isang lagim nito, ha? Ha? Para tayong isang gabi. Ba't ka kasi dyan na kasi nag-live sa may lutuan? Pwede ka naman dun mag-live sa labas para maliwanag. Nang lagim! Sobrang kapal ng usok eh, no? Mga kababayan, alam nyo, nakakatuwa ho dahil yung matagal nating tanong, saan nga ba dinala ni Sara Duterte yung 125 million? Eto na ngayon, mga kababayan, lumalabas na. Ganito lang kasimple yan. Kung halimbawang binilan nga ng gas station daw di umano, di ba? Alamin nyo kung anong gas station. Ngayon, ipa-check nyo yung gas station na yan. Sino bumili yan? Kanino yan? Di ba? Ganun lang kasimple, ang tatanga naman talaga ng iba. Oh. Oh, nagpapatuyo ng kopra yan direct. Ganun po ba? Ah, tinutulo. Salamat po. Ah, salamat po sa ating Panginoon. Nabibwisi talaga ako dito. Gamit na gamit yung pangalan ng Diyos sa kanya, no? Grabe, oh. Sapagkat tinutulungan po niya ang inyong lingkod at maging ang ating Pangulo. Tinutulungan ng Diyos ang ating mga kababayan na mabunyag ang katotohanan. Ano, dahil sa'yo? Ikaw ang dahilan? Easy. What the fuck? Direct tindero ata ng tinapayan. Sa likod ng mga kasinungalingan at pagkukubli ng mga taong katulad ni Sara Duterte. Mga kababayan, kung sa madaling salita o sa isang malinaw na salita, napaka nakakadiri ho itong si Sara. Biro mo. Nakakadiri pala. Paano si Rapi Tulpo? What the fuck? Di ba? Hindi ginagaman dahilan pa yung anak para makapanchicks. Sige. Sige nga. Oh. May asawa na lahat-lahat. May anak na. Di ba? Yan ba ang gusto ninyo? Kayong mga DDS, makinig kayo.
Gusto niya ba ng mga isang babaeng lalakero na hindi makontento sa asawa? Nako. Baka pag si Sara Duterte ang naging presidente, magiging uso na yung kaliwaan. Ha? Ha? Baka maging uso na ang kaliwaan. Ang gwapo ng basketbolista, mga minamahal ko mga kababayan. Sino ba sino bang basketbolista yan? Paano mo nalaman basketbolista yon? Sige nga, kanino ba, sino ba yung source mo? Siguro, natuwa, nasiyahan. Talagang grabe siguro yung naranasan na sarap ni Sara Duterte. Wawa. Wawa, grabe naman ha. Talagang pati yung sarap-sarap ha. Ikaw ha, iba talaga ikaw ha. Kaya yun, nakapagbigay ng mahigit 100 milyon para lamang mabigyan ng negosyo yung kanyang minamahal na basketbolista. Mga minamahal ko, ngayon na ho, tignan nyo ha, habang tumatagal, parami ho ng parami ang ating natutuklasan sa mga Duterte. Paano mo natutuklasan yan? Kaya mapapaisip kayo sa mga sinasabi ni Marley Karen, di ba? Kung gaano katotoo. Ganyan na ganyan. Ganyan na ganyan ang bitawan. Oh. Ganyan. Kita nyo? Oh. Na matagal hong nagkubli sa kanilang mga sarili. Ha? Ngayon, Sara Duterte, ano ngayon ang masasabi mo? Ha, ang masasabi niyan, magpakita ka. Patunayan mo. Ganun lang kasimple yan. Malamang sa malamang, yun ang nasa isip nun. Patunayan mo, ilabas mo yung ebidensya mo, sino yung nagsabi sa'yo. Diba? Masaya ka noong mga panahon na sinisiraan mo. Masaya kayo sinahabang doon sa mga panahon na sinisiraan nyo ang Pangulo. Ha? Si Speaker Romualdez at iba pa. Si, ang aming First Lady. Risa Araneta. Ay, hindi. May na Jan Amores. Malayo kung Jan Amores. Hindi Jan Amores yun. Porket inano niya dati, yun na agad. Hindi, parang hindi. Wait lang. Ganito, bago tayo magtapos. Eto, isang palaisipan. Kung halimbawang kukuha ng vlogger sila Tambi o ang gobyerno, kailangan bang mayat maya banggitin talaga habang tumitira? Parang ang obvious naman, kung halimbawa bayaran siyang vlogger, ang obvious naman para palagi mong ipromote, sabihin mo lagi yung mga taong sa pinagtatanggol mo. Nagigets nyo? Diba? Ngayon, kasi ang mangyayari dito, parang ang lumalabas, sila, siya ay, bayar, parang ano, pinagtatanggol niya eh. Nakukuha niyo yung gusto kong sabihin, hindi ko matumbok kasi baka mamaya, alam niyo na, di ba? Parang napaka-obvious ng kanyang pagdepensa kung siya ay bayaran. Halatang halata, di ba? Ngayon, baligtarin rin niya yung sitwasyon. Gets nyo? Oh. Mapapansin nyo bakit panay? Kasi kung alam nyo naman, di ba, ayaw kay Tambi. Pero panay ang banggit niya ng banggit kay Tambi. Kaya hindi ko masakyan eh. Kasi parang may mali eh. Parang, di ba, dapat kung halimbawa magbabayad yun, hindi na nga yung sabihin na huwag mo sasabihin, mahalata tayo. Parang pakawala ni Tamba. Hindi nga, isipin mo. Diba? Isipin mo yung ginagawa niya. Oh. Oh. Bahala na kayo kung paano yung pagkahulaan niyo yung sinasabi ko. Hindi nga yun eh. Pwede rin naman yun eh. Pwede naman mangyari yun na pautot lang nangihingi o talagang gusto talaga nangihingi siya. Plus, meron pang alam nyo na. Oh. Diba? Plot twist, si Tulpo pala ang nasa likod. Easy. Kalma. Kalma, Goliath Online.
I know what you mean, Direk. Sige nga, i-comment mo nga dyan kung nag-gets mo yung sinabi ko. Sige lang, kuya, push mo lang yan. Pabilan ng isang litrong unleaded gas, papasok na sa work. Hoy, ano, hindi ko nasagot yung tawag mo eh. Ang tawag dito, salamat ha. Ingat ka at paano ba? Mamaya, pagka tapos at hindi busy-busy, tawagan kita about dun sa sinabi ko sa iyo. Mga itsusera talaga yung mga anong yun eh. Mga bata, ano? Banatain na yan eh. Asa na? Di bayad yan, Direk. Gusto niyang maambuna ng grasya. PBBM ako pero hindi ko inaaksaya kung may mga ganitong klaseng tao. Sukdulan ng paninira sa iba para lang ipagtanggol. Ayun na nga eh, alam nyo naman ako na pro-government at kahit sabihin na natin na makabipi ko, hindi sa pinagtatanggol ko, di ba? Parang mapapaisip ko yung sa mga sinasabi nito eh. Lalo't walang ebidensya. Di ba, Arlene? Wow. Diba? Oh. Marcos. Sabi ni Juby de Guzman, campaign manager sa kabila. Wala na tayong tiwala sa mga vlogger na nakamas. Oo. Oh, oh. Welcome here, Arlene kayo Manggi. Sabi ni ano? Duterte supporter, Duterte. One, lahat naman nagkakamali. Mahalaga yung pagpapahalaga sa Pilipinas. Ito, may pro Duterte. Naintindihan kita, Duterte support Duterte. Sabi niya, Direk, pabati po from Israel, palagi kami nanonood sa vlog niyo. Maraming salamat po. Naintindihan ko po kayo, no? Pero dito kasi sa channel nga natin, na, eh paano ho nga ho kung totoo? Alam naman natin na hindi ho magandang halimbawa yun. Diba? So, wag ho tayong magiging panatiko o magiging bulag-bulagan sa nakikita nating mali tapos okay lang. Hindi ho pwede yun. Kinulang po yata kayo ng time mag-blower ng buhok. Medyo. Tsaka yung aking electric pan nakatapat dito kaya nagugulo yung buhok ko. Kung hindi may nakatingala, may nakamas naman. Ano pa? He keep on mentioning P. Marcos, Lisa, and Tamba para ang sisi paninirang pinagawa niyan kay BP sa May, mapunta kay Lee. Ayun na nga, ayun. Ayan na, nakuha na. Gets nyo? Gets nyo to? Kaya, hindi ako sumasang-ayon sa panaybanggit niya sa pangalan ni PBBM, ni Tambaluslos, tas si First Lady pa. Ito yung sagot ni ano? Ni Explore La, ay hindi, ni Marine. He keeps mentioning President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, and Tamba, the speakers. Para ang sisi sa paninirang ginagawa niya kay BP Sara ay pupunta kina Lisa, Tamba, at PBBM. Gets nyo? What the fuck? What the fuck? Oh. Si Banat Bay, kahit walang mas, parang nakamas. Easy, easy. Direct nangihingi yan para pang piyansa. Easy, easy. Diba? Oh. Ano pa? Sino pa ba dyan? Alam ko na Direk para lang sirain si PBBM. Nakukuha nyo? Oh. Sabihin na natin totoo ang issue, ganyan-ganyan, pero ang pinalalabas nila na sinasandalan o leaning nitong lalaki ay si PBBM, si First Lady, at si Tamba. So, kung sino man dyan, siguradong ang bagsa kanino. Easy, easy. Gets niya na? Oh, 'di ba? So ano, hindi niyo pa rin na 'yun lang naman yung napansin ko ha. Oh, sabi ni Teresa Ranz, pakawala yan ni Tambi. Uy, uy, sana all. Oh, tuloy natin. Ngayon, sino ngayon ang lumalabas na mas kahiya-hiya? Ikaw, wala kang ebidensya eh. What the fuck? What the fuck? Oh, kayo nga orb, tama ba?
Hello. Oh. Mas walang kwenta. Sira ulo, gago. Ha? Hindi ba't kayo? Direk, meron ako naririnig piprito dyan. Chicken ba yan? Sorry po, nagluluto kasi si Marites ng ano, lumpiang Taiwan. Pasensya na po ha. Sorry na kung nadidistract kayo. Tapos na siya magprito ng lumpiang Taiwan. Grabe ka ha. Binasag buho ko dun ha. Hindi naman ako ano ha. Wala namang usok. Diba? O tama ka da Junior. Baka utos ni Bukeki yan direct. Kaya nga eh, cell 2730, direct pakidala na nga yan sa Mars. Tuloy natin ha. Oh. Mga kababayan, oh, may nagtanong ho dito. Joe Baring, how much daw? Sasagutin ko to. 125 million lang naman na hindi masagot ni Sara Duterte. Ang sinasabi niya, how much daw yung bayad sa'yo. What the fuck? Baka yun ang sinasabi niya, how much yung bayad sa'yo. Oh. Ha? Grabe. Malamang ho, dahil alam na nila, eto ay araw-arawin ho natin itong issue na to. At malamang marami hong mga tauhan si Duterte na haharangan tayo dito. Dahil alam ni Duterte, alam na mga Duterte, number one sa buong Pilipinas na isang komentarista at isang vlogger ang kalaban nila na talagang maglalabas ng mga baho nila. Mga kababayan, lose. Wait lang. Tulungan nyo ako. Tulungan nyo ako sa way na alamin natin. Hindi ko kasi alam pa. Ngayon ko lang to nakita eh. Ano ba ang background nito? Sino ba siya talaga? Kasi doon natin malalaman yan eh. Kung paano ka nakakapagbitaw ng mga ganyan kung ang background mo ay malayo. 'Di ba? Nagigets nyo? O ako nga oh, 2 years na akong nagpa-politics. Pero gaano lang 'yung alam ko sa politics kasi wala naman akong kumbaga hindi naman ako connected sa mga politiko, wala tayong kilala at kumbaga tayo ay nagbabase lamang sa pinapalabas ng balita at 'yung mga napapanood natin. Hindi 'yung halimbawa, naging empleyado ng ganito, naging empleyado ng ganyan, naging alalay ni ganito, naging sekretary ni ganito, naging ganyan, ba? Diba? Siya, ano ang kanyang abilidad para makasagap ng mga sobra-sobrang insider news na sa sirkulasyon lang malamang nila, yun. Pero siya, alam niya. Ba? Diba? Oh. Diba? Oh. Kaya tulungan nyo ako, may malaman kayo, ma-research nyo na ganito yan para ma-check natin. Kapatid niya, dating DDS at pinatay, sabi niya. Yun ang sabi niya. Sabi niya yun. Oh. Baka mama, hindi naman tunay na ipapanyo, Labrador ang pangalan niya ni. Sabi niya lang yun eh. Oh. Son Visayas Mindanao, ha? Balak libutin ng mag-aamang Duterte. Ha? Ang buong Pilipinas para sa tinatawag nilang rally. Ngayon, dito sa ginawa ni Sara Duterte, may mukha pa kaya si Duterte? Malamang meron pa. Ha? Mukha nga lang ng demonyo. Ha? Kasi matagal nang walang mukha na tao si Duterte. Meron siya mukhang demonyo. May interview si Top 1 sa kanya kanina. Bakit ano ba si Top 1? Paano niya nagawang ma-interview to? Di ba? Ano ba I mean is, ano ba siya? Ano bang stand niya? Mapapanoorin ko yung interview na yun. Doon natin malalaman kung may katotohanan talaga yung sinasabi niyan. So mga kaeksena, I think this is it. So, siguro, pag sinipag ako, mag-live pa ako mamaya. Hindi, pag sinipag lang ako kasi meron akong hinahanap eh. At kung hindi naman, bukas na, may pag-uusapan ulit natin about kay BP patungkol dito, bukas. Pero ngayon kasi, tinatawag na ako, Sunday kasi ngayon, manonood kami ng Netflix, kaya hindi ako masyadong kailangan magpa-late.
So dito muna natin puputulin mga kaiksena. At ang sumagot sa ating live survey sa katanungang, dapat nga bang paniwalaan agad ang issue kay VP Sara Duterte? Ayon dito sa napanood nyo ngayon, ang sumagot ng 91%, ebidensya muna. At ang sumagot naman ng naniniwala sila sa Marites, kagaya nitong vlogger na to, 9%. At ang nanalo, di ebidensya muna, that's it. Natutuwa naman ako. Maraming salamat sa lahat ng bumoto sa ating live survey. Okay? Ulitin ko po mga kaeksena, papaalala ko lang, ayako po na husgahan nyo ko dahil sabihin nyo, pinagtatanggol ko si BP dahil yan ang sinasabi ko dati pa na iboboto ko siya. Parang ganito lang din po yan, kahit sino pa yan, may laman, kahit pa po si President Bongbong Marcos pa yan, kahit po si Vice President Sara Duterte pa yan, pag meron po silang parehas na lumabas na issue at katotohanan at talaga pong hindi katanggap-tanggap, hindi ako magpipikit mata para ho hindi makita banatan o ayawan. Once na totoo yung issue kay PBBM at kahit ano pa yon, at sa tingin nating hindi talaga katanggap-tanggap, out, ayaw ko na. At ganun din kay Vice President Sara. Kung talagang mali at may katotohanan at may ebidensya na, at huling-huli na, di ba? Ayaw ko na rin. Eh, sino nang gusto mo, Direk? Ako lang. Charot. So, yun mga kaeksena, sa lahat ng nandito, salamat po sa pag-iisip ng sa pagiging critical thinkers at maraming salamat po sa lahat ng mga bago at luma nating subscriber at sa lahat po ng mga OFW nating nanonood at sa Team Replay po, maraming salamat. At salamat din po sa aking mga kabugeras na talagang sisipag. At sa lahat po ng nandito, kay Ubi, Kabatas, kay Eksena, Kabugeras, and kalahat ng ka. Maraming salamat po. This is Direk Freddy Valera, ang nag-iisang magmamaganda't nagmamaasim, ngunit hindi nagmamagaling, sadyang maganda lamang sa inyong paningin. Ito po ang inyong lingkod. Ano daw? Charot. Maraming salamat po. Good night and I love you. Maraming po salamat. See you again tomorrow. Bye!